Ito ang tahanan ng responsabling pamamahayag, nag-iiwan ng bakas tungo sa mapagpalayang katotohanan, mga balitang dapat mapakinggan, lagdag kaalamang dapat tutukan. Hatid ang responsabling pagbabalita at egalidad na serbisyo sa ngalan ng Radyo Marikeno. Ito ang inyong tagapagbalita, Marcus Galante. Pinatbalikan ang mga pangyayaring binantayan at mainit na pinag-usapan sa mga nakalipas na buwan sa loob at labas ng Marisay. At para sa ulo ng mga balita, Marisay Face to Face, maarkada sa Balitang Nasyonal, unang batas ni Pangulong Marcos bilang Chief Executive, pirmado na. Sa Balitang SciTech naman, babalik na ang Yearly National Science Fair ng DOST at ang Marisay Lifestyle, face-to-face classes, opinions of the masses. At para sa detalye ng mga balita, Marisay Face-to-Face, maarangkada, Dennis Roses para sa Balitang Campus. Marisay Face-to-Face, umaarangkada. Matapos ang dalawang taon ay tuloy-tuloy na ang harapang mga kaganapan sa Marikina Science High School. Nitong ikalima na Oktubre ay ginanap ang unang face-to-face na pagdiriwang ng araw ng mga guro sa Kalumpang Elementary School Gym. Kaakibat naman ito ay ang pagkakaroon na rin ng face-to-face na pagsusulit sa lahat ng asignatura na ginanap noong ika-25 na Oktubre hanggang 28. Denise Roses, nag-iiwan ng bakas tungo sa mapagpalayang katotohanan para sa radyo, Radyo Marikeno. Unang batas ni Pangulong Marcos bilang Chief Executive, pirmado na. Narito si Clarissa Resquid, magbabalita. Sa 10 ng Oktubre, inagdaan ni Pangulong Marcos ang kanyang unang batas mula ng Maluklok bilang Chief Executive ng bansa. Ito ay ang SIM Card Registration Act o RA-1194 na nagulayang makontrol ang talamak na tech scams, spams, identity theft, hacking at iba pang elektroniko. Sa ilalim ng batas na ito, kailangang mag-register muna ang mga end users ng kanilang pagkakilanlan at magpasa ng gustong dokumento tulad ng valid IDs sa telco companies o direct sellers bago tuluyang ma-activate ang kanilang SIM card. Parehong proseso ang kakailanganin para sa mga existing SIM subscribers sa loob ng 180 days mula sa araw ng pagpapatupad nito, upang maiwasan ang pagde-deactivate ng kanilang mga SIM cards. Clarissa Resquid po para sa Radyo, Radyo Marikeno. Babalik na ang Yearly National Science Fair ng DOST. Carlos Nesperos, ibalita mo. Kumpirmado na ng Department of Science and Technology ang hinihintay na National Science Fair. Ito ay mangyayari sa darating na Nobyembre 23 hanggang Nobyembre 27 sa World Trade Center sa Pasay City. Ang layunin ng National Science Fair ngayon taon ay ipakita ang mga produkto at servisyong ginamit ngayong pandemya. Kaya kung gusto mong maranasan ang agamang teknolohiya at magbigay ng pagbabago sa iyong buhay, ang fair na ito ay para sa iyo. Ito ang Radyo Marikeno, Carlos Nesperos po, nag-iiwan ng mga pangkas mo sa mapagpalayang katotohanan. Face-to-face classes, opinions of the masses. Pakinggan natin sa Global Antak. May pagbabago sa pamumuhay ng mga mag-aaral ng Marisay sa panunumbalik ng face-to-face classes ngayong taon. Ayon kina Sofia Calaycay, Aliza Cruz, Princess Maravilla at Richelle Nicolas na galing sa ikapito, ikawalo, ikasyam at ikalabing dalawang baitang, ang pagsasanib ng schedule ay nagdulot ng negatibong epekto sa kanilang pamumuhay. Ayon kay Cruz, mas lumami ang oras na ginugugol sa paaralan bawat araw at nababawasan ang oras sa pag-aaral at paggawa ng mga takdang aralin. Kaya naman sa halip na mag-aral pagkatapos ng klase, kinakailangan rin na baguhin ang gawain at pag-aralan ang karamihan sa mga module sa loob ng dalawang araw na asynchronous ang klase. Ang ilan ay nagsabi na hindi gaanong nararapat paghandaan ang buong linggo ng harapang klase, habang ang iba naman ay nagsabi na ang pag-aayos ng kanilang schedule at pagbili ng mga kinakailangang kagamitan ang kanilang mga prioridad para sa paparating na kaganapan ngayong Nobyembre. Sa pananaw ng isang guro sa ikawalong baitang, ang pagsasanib ng AM at PM session ay nagbigay ng mas madaling access at mas madaling paraan ng pagtuturo sa klase, pati na rin ang pagsasapinal o pag-finalize ng mga talaan ng klase at komunikasyon na rin sa kanilang mga mag-aaral.
Ako si Chloe Balanta para sa Radyo Marikenyo. Handang tumulong at magsilbi para sa publiko. At dyan nagtatapos ang ating pagbabalita. Dito pa rin sa Radyo Marikenyo. Muli ito ang inyong tagapaghatid balita at kapwa Marikenyo, Mark Escalante. Mula sa tahanan ng responsableng pamamahayag, nag-iwan ng lakas tungo sa mapagpalayang katotohanan. Radyo Marikenyo.